kamakailan lamang ay naibasura na ng impeachment ang Kongreso. Ngayon ay ating balikan ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa mga isyu sa politika na ating kinaharap ngayon. Lahat ba ng ito ay natatapos sa martial law? Protesta ng oposisyon sa Makati, pwersa ng administrasyon sa Luneta, sa mga plano, pangako at tsa-tsa. Sa Sona, nagugat sa Garcia scandal, tumuloy sa pagtatapos ng konstitusyonal na laban o impeachment. Ngayon, ang political na krisis ng bansa ay patuloy sa pag-agos, sumisikil sa paghinga ng masa, at bumubutas ng sikmura ng mamamayan. Saan patutungo at magkakaroon pa ba ng konklusyon ang problemang ito kay Gloria Macapagal Arroyo? Dito po tayo sa Ayala, Makati, kung saan nagaganap ang malawakang protesta ng UNO o United Opposition at iba't ibang organisasyon dito sa Pilipinas, katulad ng National Union of Students of the Philippines, Gabriela, KMU at KMP. Mga kababayang magbubukid ay nakikiisa sa rallying ito para paalisin na sa Malacanang si Gloria Macapagal Arroyo. Naniniwala ako sa kakayahan ng ating Pangulo, ang ulo ng bansa. Naniniwala ako sa kanyang kagalingan. Siya isang babae na katulad ko, naiintindihan niya ang pangangailangan natin mga kababayan. He's always in favor of truth, justice, magaling naman siya pagka-presidente ng ating Pilipinas. Kung nagkamali man siya, hindi naman siya na napatawaran sa atin. Narinig na natin ang I am sorry. Naudlot ang EDSA 4. Nasa magkataliwas na prinsipyo ang mga Pilipino. Mula rito, isang katotohanan ang umusbong. Nakataya ang demokrasya ng bansa sa isang laban ng tayong lahat rin ang talo. Ito po si Eilet Ogot para sa special report ng Front. May buhay nga ba sa patay? Abangan mamaya sa pagbabalik ng Frontline. Watch! Narito si Yurika Tumangday para sa pinakabagong kaganapan sa ating lansangan. Bandang alas 11:20 ng gabi, sumugod ng duguan si Roberto Malapascua sa Tagaytay Police Station at naghain ng reklamo laban kay Posiana Landito. Pinto ka na ang baril. Kailan niyo po ba itumutok sa inyo ng baril? Oh, kailangan po. Ay, dati kong kasama yung doon sa City Market. Wala ko pa kayo nagkaroon ng hidwaan, kung baka ibinasa pinanin. Hindi, dati yung may galing ko sa akin. Pinaghahanap ang suspect para sa kaukulang investigasyon. Isang grupo ng mga kabataan ang nahuli na walang plate number. Kasi galing kami sa ano, sa Shell, sa Petro, nagtambay kami. Tapos may bibili sana kami sa ano, sa Shell. Kumbaga may fault din kami kasi yung mga sasakyan namin, yung mga blaka namin sa araw. Tinanggal namin syempre, kabataan, di ba? Gusto mo forma auto mo. Ipag-alaman din na ang isa sa kanila ay gumagamit ng expired na lisensya ng mga alas 12 ng umaga. Dahil sa mariin na pagtanggi ng akusado, nagkaroon ng isang mainit na argumento sa pagitan ng mga pulis Tagaytay at ang grupo ng mga akusado dahil sa matibay na ebidensya laban sa suspect. Dahil mo ng lisensya niyo dyan, hindi ko sinabi kuhanin yung lisensya niyo. Ayan, ulit na ko na mo yan. Sino, anong plate number nung minamaneho na itong nililista mong yan? Dalawang magkapatid muntik magpatayan dahil sa labahan. Si Emmanuel Del Mundo ay muntik nang masaksak ng kanyang kabating si Emilio Del Mundo. Ang hidwaan ng dalawa ay nag-ugat sa sasihan ukol sa labahan at nagdagdagan pa ng pampamilya problema. Dead on arrival si Edelfonso Canila sa ospital ng Maynila bandang alas 2:20 ng umaga. Ang biktima at tatlo ng kanyang kaibigan ay nasangkot sa isang kaguluhan sa LTO Compound, Manila. Namatay na ito. Si Edelfonso Canila. Oo, tapos mayroong galing sa likod, tumalo ng bago, pinalo yung isa, yun, nagkaguluhan sila. Isa sa mga kasama ng biktima ay nakaligtas matapos masaksak sa tiyan
habang wala pang balita sa isa pa nilang kasama. Kami, kasi wala akong dalang patalim eh. Kinagat ko lang sinuntok ko. Dahil sa mabilis sa pangyayari, madaling nakatakas ang mga di kilalang suspect. Patuloy ang investigasyon ng WPD, Western Police District, ukol sa kasong ito. Wala ang pinipiling panahon, oras, lugar, o biktima ang isang krimen. Sa maliit mang eskinita, madilim na kalye, o kahit sa mga sulok ng Pilipinas. Kaya walang dahilan ng hustisya para matulog. Ako si Rica Tumanday at ito ang Police Watch. May buhay nga ba sa piling ng mga patay? Yan ang tanong ni Francis Capua sa kanyang diorama. Halina't panoorin ang mga taong naghahanap ng kanilang ikabubuhay mula sa patay. Aminin man natin o hindi, tayo mga Pinoy ay takot sa mga patay. Ngunit ang iilan nating kababayan ay dito kumukuha ng kanila ikabubuhay. Ating tunghayan kung meron nga bang buhay sa mga patay. Ako si Francis Capua at ito ang Diorama. Meron nga bang buhay sa patay? Lagay ni Mang Tata at Mang Romeo. Dito lang kinukuha ang kanilang ikinabubuhay sa makatuwid, pantawid gutom. Naglipa na ang mga funeraria, tila mga fast food sa lansangan. Sa Dasmariñas pa lamang, nariyan na ang funeraria Alindog, funeraria Sapida, at iba pa. Isa si Mang Tata sa embalsamador ng funeraria Alindog. Marami na siya naging karanasan sa ganitong trabaho dahil siya ay ilang taon na rin sa ganitong profesyon. Pag-embalsam mo, ito yung ginagamit gano'n. Tsaka yung hose, yung nasabit na yun. Nasalvage na. Ah. May dala sila rosa eh. Hindi na kinukuha ng pamilya. Ay, ibig pong sabihin, parang nakukuha niyo na lang po sa damit niya, gano'n. Karamihan niyan, hawa. Tapos nakakuntas. Iniipon lang namin dito sa itapon. Si Mang Romeo naman ay isang sepulturero. Ang profesyong ito ay pinasa lamang sa kanya ng kanyang ama, na ang trabaho rin ay ang pagsisepulturero. Pwede kumuha ng mga patay na sariwa. Ano ba, bakit po? Kaya, halimbawa, nilibing muna. Mga tatlong buwan, nililipat mo sa ibang libingan dahil kinukuha ng may-mayari para ilipat sa isang libingan. Ang negosyong ito o ang trabahong ito ay nangangako ng patuloy na kita dahil hindi lingid sa ating kaisipan na sa araw-araw na paglubog at paglitaw ng haring araw, mayroong isang buhay na nalalagas. Ngunit ito na may hindi nangangako ng mataas na pagpasok ng salapi, dahil kahit maraming namamatay, kaunti lang ang handang magbigay ng malaking halaga. Magandang kita, may pangit, di para parehas, dahil ito nga hanap patay, hindi naman hanap buhay na talagang pambahay. Sa kalagayan natin ngayon, lahat tayo ay kapit na sa patalim. Marahil, hindi ito normal na profesyon. Sabi nga nila, hindi ito hanap buhay, ito ay hanap patay. Hindi man sila doktor, abogado, o politiko, ang mga sepulturero at embalsamador ang rumerespeto at nangangalaga sa mga nilalang na minsang nabuhay sa mundo. Muli, ako si Capua at ito ang Diorama. Isa na namang araw ng mga nagiinit at nagbabagang mga entertainment news ang matutuhayan nyo ngayon sa So Fast, So Furious Showbiz Frontline. Starstruck Mania nag-umpisa na naman. Samantala, sa bakuran ng De La Salle University, Dasmariñas ay bumubugso ang kinagigiliwang KTS. Narito ang ulat ni Michael J. Cariaga. MJ? At pinilana naman ng mga kabataang nagnanais maging artista ang launching ng GMA 7 para sa pagsisimula ng Wave 3 ng kauna-unahang reality-based artista search ng Pilipinas, ang Starstruck. Ang pila ay nagmula sa Gate 1 ng GMA Network Center, paikot sa compound nito.
hindi ninda ang init ng araw at siksikan para makakuha lamang ng application.